Hi guys! Welcome back to our channel! So today guys is walang ganap at mga tatpila na ang araw. Mga tatlong araw na super mainit dito. Pinaka worst na na-experience ko last Monday na super init. Umabot siya ng 107 na super init talaga. Yung mga tao is hindi pumapasok. Some lang naman sa restaurant bitaw. Hindi pumapasok kasi pag nagluluto sila, 'di ba, mainit. Yung pizza closed, yung mga restaurant sirado kasi super init. So ngayon is hindi na mainit, pwede na tayong makalabas. So tara, samahan niyo ako. Tapos pag-uwi natin, magluluto tayo ng adobo para din sa kakalakad natin, kakain tayo. So keep on watching and have a wonderful day. See ya. So, andito na kami sa pinag-iistihan namin or tinatambayan namin ng mga puppies namin. So ayan siya. Yung mga gandang bulaklak dito namatay dahil sa super init dito. Grabe, yung init. Ayan siya. Ngayon, may araw na siya. Kanina is walang araw, ngayon lang umaraw. Mga anong oras na ngayon? Mga magtutuna. 2 PM. Alam nyo guys, ayan yung mga bulaklak. Yung iba namatay na. Kasi nga, super init. Grabe. Ayan siya. Hi guys, nakauwi na ako. Nag-walking kami, diba? So, yung mga bulaklak doon is nasunog. I mean, para bang sa sobrang init dito, murag naluto si Ja. So, yung mga tao ngayon is nakatambay habang nagka-camping sila. Ayan. So, yung pinakamagandang nakita ko ngayon is yan. Yan yung tinatawag na Class A na mobile home. Tawag niyan. Yan siya. Ang laki niyan. At ang ganda sa loob kasi pinakita ko sa inyo last time, diba, yung mga different RVs. Yung Class A, Class B, Class C, diba? So, yan yung pinakamaganda na gusto ko. Yung Class A na bus siya. Tapos sa loob is para talagang bahay. So, tara guys, magluluto tayo ng adobo para kakain tayo na tanghalian. So, keep on watching. Tanghalian na to. So, gumawa ako ng adobo guys kasi matagal na din ako hindi kumakain ng adobo. So, ayan siya. Masarap kaya yung kalabasan nito. Ako lang naman yung kakain, kaya maliit lang. Try natin kung masarap ba. Sarap siya mga sis. Kasi minsan lang ako kumakain ng karne na ako lang nagluluto. So, tsamba-tsamba lang, no? O.
Nga una ta. Pukad na. Oy, may pa flowers tayo ulit. Lagay natin yung flowers. Ayan siya. Ang ganda niya, ano? So, lagay mo natin yung ano, nagunting ko na yung pumatagalan na ano. Lang ata to. May mga fruits, yung mga eggs, important yun. So, ayun guys, nagluto tayo ng adobo, tapos shinare ko din sa inyo yung kunti naming grocery. Pag nagka-camping kayo guys, hindi maramihan yung ano tawag nung grocery nyo. Kasi nga, i-customize nyo or yung kailangan nyo lang talaga. Kasi pag maramihan, kung gagayahin nyo sa bahay kayo ng grocery, diba? Kung nag-i-stay kayo sa bahay, tapos madamihan dito sa RV or sa travel trailer nyo is hindi talaga madamihan guys kasi mabubulok siya. Kasi gala lang kayo ng gala, yung ganun, gala lang kayo ng gala. Tapos minsan yung kinakain nyo lang yung kunti-kunti lang para kasi nag-i-enjoy kayo sa gala ng gala nyo. Walking doon, swimming doon, yung parang ganun. Yung mga ganun na activity, may mga activity. Pero yung mga ganun, yung kutkutin lang ba? Yung mga ganun. Pero ako talaga guys, pag nagka-camping kami is ano, nagdadala talaga ako ng mga pagkain ko. Yung partner ko okay lang naman kasi madali lang, mag-drive lang, okay na. Yung iniisip niya talaga yung mga pagkain ko, lalo na yung bigas, isa yun sa mga hindi niya nakakalimutan at hindi ko kinakalimutan pag nagbibiyahe kami. Maganda pag may RV guys, kasi pag pupunta kayo sa mga malalayong lugar, mag-travel kayo, is hindi na kayo magre-rent ng hotel, mag-RV na lang kayo. Tsaka maganda din kasi kahit ano, kahit saan mapupuntahan nyo, lalo na pag andun kayo sa dagat, tapos kung gusto nyong malapitan sa dagat, is dadalhin nyo lang yung RV nyo at saka yung ano nyo, yung parang card siya na ibig sabihin na free kayo doon. Tapos kung nagtataka kayo bakit ako nag-stay dito sa RV, kasi nga sabi ng partner ko mag-a-apartment kami, pero sabi ko is bago pa naman yung RV, bakit hindi natin i-try at i-experience kung ano yung life ng RV. Tapos interesting din, 'di ba, kasi Pinay, tapos mga gawain nyo, tapos nagka-camping. Para na din kami nagka-camping kasi kung saan yung magandang site is pinupuntahan namin, tapos sine-check namin, tapos nag-i-stay kami kahit isang gabi lang, yung parang ganon. So ayun, tapos kaya nga sinare ko sa inyo kasi i-document ko ba to sa sarili ko, kasi baka sa one day tiguang gadyod ta, di ba, mag-stay o magbinata, di ba? So para po na malantaw na ho ba, so mauto na, hingan ko sa hong kaugalingo na or sa hong partner na I will try to stay here in RV. Charot, English to. Stay ko sa RV. Gusto na ako ma-experience bitaw ag RV life. Kay bag-up mo po si Jah. So, papapudla a Jah. Kay mura bag na-enjoy po daho ag among life din he. While nag-waiting mi sa among bahay kubo. So, every weekend, mangita mi og kanang site bitaw na
pwede ka istihan nga to bisag usara ka gabi eh. So mangita mi anak. Kahuman, mao to murag enjoy ba namo ba ang among RV life bisag asa mo ra tagbauan ni ba na. Ato ta birahon. Anhita na birahon, ana ba? Pero mura pag exciting pud ba para naho, ra po di share naho ang akong experience. So maura to guys ag atong I love for today. Salamat sa inyong lahat kahit walang ganap, sinamahan niyo ako. So salamat sa inyong lahat at sana mag-ingat kayo. Bye. See you sa susunod nating vlog. Bye.